This is Brother Jan Edig. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Naalala ko po nung pumasok yung taong 2020. Everyone is very hopeful. 2020, perfect vision, right? But who would have thought na yung year na yon, yung perfect vision na year na yon, would be very challenging. Kakapasok pa lang ng taon, naka-face mask na tayo. Sumabog yung taal. Then who would have thought na yung face mask na yon, 2 years after that incident, suot-suot pa rin natin. Because after that, kumalat naman yung COVID. Then nagkaroon ng pandemic, and it hits us really hard. At nandito pa rin po tayo ngayon sa pandemic. Who would have thought, right? It caught us all by surprise. And it reminded us na tao lang talaga tayo. We're limited and we're not in control. However, take note that there is someone who's in perfect, complete control. And that is God. God is in control of everything. Wala pong bagay na nakakapagsurpresa sa Diyos, including this pandemic. As said by R.C. Sproul, there are no maverick molecules in the universe. Ang ibig niya pong sabihin doon is, walang kahit ano dito sa mundong to ang labas sa pamumuno at kapangyarihan ni God. Wala ni isang molecule. And he expounded, if there is one maverick molecule in all the universe, then God is not sovereign. And if God is not sovereign, he is not God. Pero alam po natin that God is God. Walang kahit na ano ang labas sa pamumuno at sa kapangyarihan niya. Because God is sovereign. Know na ni hindi po babagsak yung hibla ng buhok natin kung hindi yun inalaw ni God na mangyari. The biblical theology is that God is entirely sovereign over all His creation. Yung mga tao pong nagsasabi na nafufrustrate si God dahil ginagawa niya na din lahat na makakaya niya pero ganito pa rin. Sorry for this, but they don't have a clue. They don't have a clue kung ano yung mga pinagsasasabi nila. Anyway, siguro habang dinidiscuss natin tong topic na to, meron kayong mga naaalalang mga pangyayari sa buhay nyo na sobrang salimuot, sobrang sakit, and you're wondering if pati ba yung mga masasakit na bagay na yon, inalaw ni God na mangyari? And the biblical answer to that is, yes. God allowed it to happen. At anong reason ni God for allowing that to happen? Yan po yung hindi natin alam. Pero ito po yung alam natin. God can take even the most tragic and painful situation and use it to advance His plans and to promote our good because He is sovereign. At makita po natin to supremely sa cross. Hindi po namatay si Jesus dahil walang kakayanan si God para pagilan yung pagkamatay niya. Sa Acts chapter 2 verse 23, this is what it says. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. So dito po makita natin na yung pagkamatay ni Christ is according to the definite plan and foreknowledge of God. And also in Acts chapter 4 verse 28, nung nagdadasal po yung mga believers patungkol sa torture at pagkamatay ni Jesus, it says, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. So makita po natin sa mga verses na to na sa sovereignty ni God, He used the most unimaginable injustice the world has ever known, which is the crucifixion of His sinless Son, to bring about the greatest good, which is the salvation of those who will believe. God can and will use the most tragic situation in your life to bring good and to advance His purposes. One of my favorite verses in the Bible is Romans chapter 8, verse 28.
Ang sabi po doon is, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Ibig sabihin po niyan is, if you love God, if you are truly a Christian, ano man yung pinagdaraanan mo ngayon or napagdaan mo before, gaano man kabigat, gaano man kahirap, lahat ng yun is for good and for our good and for the glory of God. God will bring something good from that situation. Pwedeng hindi natin makita habang nandito pa tayo sa buhay na to kung anong good yung maaaring magmula dun sa situation na yon dahil sa sobrang sakit at sa sobrang saklap. And that's very understandable. Ganun talaga eh. But after this life, kapag nasa harap na tayo ni God, worshiping Him, then mauunawaan natin lahat. Makikita natin that His ways are indeed perfect and good. And we will praise Him for that. Our conclusion here will be, we should not pretend to enjoy our sufferings or to think na si God yung direct cause ng mga sufferings natin. Rather, itatak natin sa puso't isipan natin yung katotohanan ng ito. God is sovereign over our sufferings, and He's using our sufferings to bring about something good para sa ating mga nagmamahal sa Kanya, and also to serve His purpose in the lives of His people. So kahit anong bagyo man po yung pinagdaraanan natin dito sa mundo, pagkatiwalaan natin si God completely. At alalahanin natin yung sinabi niya sa Psalm chapter 46 verse 10a. Be still and know that I am God. Let's pray po. Heavenly Father, we praise You for we know na lahat ng nangyayari dito sa mundong to ay ginagamit Nyo for Your glory and for our good. Gana man kasalimuot yung mga pangyayaring yun. Tulungan Nyo po kami, Father, na magtiwala sa Inyo. Lalong-lalo na sa mga oras na hindi talaga namin maintindihan yung mga purpose Nyo. At kami po'y inyong samahan as we endure the hardships of this life. And we pray this in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.